Hello po, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po na naman si Ma'am Sideli, kumakatok po sa inyong mga tahanan para mapanood pa kami ni Kuya Kenneth. Ano sasabihin mo, Kuya Kenneth? Magandang umaga po sa mga nanonood dyan sa tahanan. Tapos, kumusta ang Lunes mo, Kuya Kenneth? Okay lang naman po. Mat-mat na. Sa Tagalog, Kuya, kasi marami pong nanonood na hindi marunong mag-Tagalog. Kaya, magsalita ka, Kuya, ng Tagalog. Ah, lakasan mo ang boses mo. Di ba marunong ka? Tapos, anong mga ginagawa ni Kuya Kenneth? Naglilinis ng bahay, naglilinis ng mga paraangan, yung kapatid ko, tapos yung mga karoba namin. Mga kapitbahay ka mo. Kapitbahay namin. Ang karoba po sa Ilocano is, ang karoba po sa Tagalog ay kapitbahay po. At yung ate po niya ay malapit lang po dito sa amin, kaya kung naglilinis po si Kuya Kenneth sa umaga, pati po yung bakura ng ate, nililinis po niya. Ganyan po kasi pag ang aking anak na bunso. Binata. Kaya, ayan po, si Kuya Kenneth po dati, palagi yung sinasabi sa akin na gusto niyang mapanood ang sarili niya sa YouTube. Kaya lang po, mahiyain po akong magsalita, pero dahil po sa kanya, gusto ko na din pong i-try. Kaya, anong masasabi mo, Kuya? Salamat sa inyo mga nanonood dyan sa mga tahanan niyo. Po, kamu ah. Po. At saka, itong aking mamsi na maganda. Uy, thank you. At mabait na ina. Uy, ganun. Tapos mag-hi ka rin kila Nanay Bilen. Hi Nanay Bilen, I love you. Maganda yung, maganda yung message mo kagabi. Gustong-gusto mo? Opo. Tapos, anong ginagawa ni Kuya Kenneth pagkatapos yung maglinis ng bahay? Nanonood ng TV. And then? And then matutulog. After, bago matulog, anong ginagawa ni Kuya Kenneth sa tanghali? Nanonood ng itbulaga. Hindi po. Kumakain po ng snack. Yun po ang ginagawa ng aking mahal na anak. Pero ano po siya, isa siyang mabait na anak at napakasipag po ni Kuya. Noong medyo bata-bata pa po siya, magaling po siyang mag-alaga ng baboy. Baboy. Yun lang po, baboy lang po. Wala nang iba. Noong nakatira ka kila Mami Carmen at Tita Merlin. Nagpapakain pa ako ng may arasaw na ibibigay dun sa baboy. Yung arasaw po yung pinag-ipunan po ng nung halimbawa po naghugas ka po ng bigas, tapos ilalagay, iseset aside po yung pinaghugasan po ng bigas, yun po ang pinapakain ni Kuya Kenneth sa mga baboy na alaga po niya. Si Kuya Kenneth din po ay palasimba. O sabihin mo na palagi kang nagsisimba. Kapag Sunday, nagsisimba po ako sa Iglesia Pilipina in Benjento. Sa aming tahanan. Tapos, ang pinakamapaborito mong pagkain ay ano? Saba. Saba? Kasi palagi niyang sinasabi po na kain po kami sa McDonald's. Ano na yung inorder mo sa McDonald's? Chicken mushroom. With mushroom. Tapos ano pa? Wala na po. Palagi ka pang nagyayaya sa mall. One time po, mamamasyal po kami ni Kuya Kenneth. Kasama po namin kayo. At sana po hindi po ko kayo magsasawang manood sa aming mga videos na darating pa. Hindi pa po kami marunong ni Kuya Kenneth mag-upload at kung ano na pang ginagawa ng mga talagang nag-vlog na po. Kaya ayan po, ano pang masasabi mo, Kuya Kenneth? Naubusan na ako ng sasabihin sa ating mga walang. Bakit naman? Magsalita, magkwento ka naman.
Umuwi ako agad sa bahay at pumunta dito sa jogging. Si Kuya Kenneth po, nung inihatid ko pa sa San Mateo Isabela po, kasi doon po yung aking mga magulang, kapatid, pati mga in-laws ko po, doon po sila sa Linungan. Ngayon po, nag-commute po si Kuya Kenneth na pauwi ng Itzage, na hindi po siya nagpapaalam. Kaya ninervyos po yung aking nanay at mga kapatid kung nasaan po siya at yung sister-in-law ko po. Kaya nung tinanong po ni Tita Merlin sa akin, yung sister-in-law ko po, na kapatid po ng Papsi, tinanong niya una sa akin kung may pera daw po bang dala si Kenneth. Kasi, meron po. Kasi pag iniiwan ko po siya, may pera po sa wallet. May pera po siya sa wallet na nilalagay ko. Kaya, kasi nung dumating po yung nanay ko, wala na yung gamit ni Tito Kenneth, ni Kuya Kenneth, at wala na rin po yung kanyang sapatos. Kaya, nag-hysterical na po yung nanay ko. Nung tumawag po sa akin si Mami, tinanong niya sa akin kung kasama ko si Kenneth na umuwi dito sa bahay, sabi ko po, hindi. Tinanong niya sa bakit daw wala siya. Sabi ko, iniwan ko po sa inyo. Bakit wala? Di umiyak na ako. Tapos biglang, nung tinawagan ko po yung sister-in-law ko, biglang may humintong tricycle sa tapat po ng bahay namin. At nung tinignan ko, ay astig po si Kuya Kenneth. Naka-rubber shoes po siya, naka-backpack, tapos naka-sleeveless na puti. Tapos nakangiti siya sa akin na, "Hello, Mamsi, andito na po ako sa bahay. Pakibayaran mo na po yung tricycle driver. Kasi inarkila ko po, ayun po, from Salinungan, San Mateo, nag-commute po si Kuya Kenneth mula sa bayan at hanggang dito po sa Itzage." Anong sinabi mo sa driver, Kuya Kenneth? Tinanong ko yung driver doon na po sa terminal ng Robinson po. Ikaw bababa? Opo. Tapos, nung nakakita ka ng van? Nakakita po ako ng van pamuntang Itzage na yon. Anong sinabi mo sa driver ng van? Sa may LSU Junction. Sa susunod po, alam ko na po anong gagawin ko. Kaya marunong pong mag-commute si Kuya Kenneth. Gusto po niya maging independent. Marunong din po siyang magluto ng rice. And then, yun lang ang gusto kong lutuin. Yun lang daw po ang gusto niyang, yung alam po niyang lutuin, tinuruan ka ni Ate Mary Joy Reganit. Kaya mag-thank you ka kay Ate Joy. Thank you, Ate Joy. Sana manood ka, Ate Joy, sa video namin ni Kuya Kenneth. Kaya, yan lang po ang agenda po namin ngayong araw na ito, kasi nangangalap pa po kami na kung ano pong gagawin namin. Sana po mag-subscribe po kayo pagkatapos po nyong panoorin itong video namin ni Kuya Kenneth. Mag-subscribe po kayo at i-like po ninyo, comment, and then share. At yung bell button po na maliit, pakiclick din po kasi para ma-notify kayo na meron sa mga bago naming mga videos na gagawin. At ano pang masasabi mo, Kuya? Wala. Nauubusan na po ako. Magkwento ka naman kung anong mga ginagawa. Ano pa po si Kuya Kenneth? Alam po ninyo, matulungin po siya, at pag may
namamatay po na kakilala niya namin at malapit lang po dito doon sa bahay sa San Mateo, eh pumupunta po siya araw-araw po yun hanggat hindi po nailibing yung bangkay. Yung ayun po ang mga ano ni Kuya. Tsaka ano po siya talaga, palasimba po. Kung nasa salinungan po siya, doon po sa San Mateo, hindi po yun umaabsent na magsimba sa umaga. At pagkatapos po noon, eh, mamamasyal kung saan. Kila Tita Merlin, kila Mama Carmen, kila Tito Dong. Tito Dong. Kapag nandun ka, kila Papa Bernard. Opo. Pero pag nandun ka naman kila Tita Merlin, kila Mami Carmen, eh, pupunta ka sa bahay ni Lola Ganda. Bahay ni Mami Talin. Tapos? Yun. Yun lang po ang aming masasabi po ngayon. At saka, ano po, kung hindi pa po kayo nag-subscribe po dito sa aming channel, please po, mag-subscribe na kayo. Kasi gustong-gusto po ni Kuya Kenneth na gawin po ito. Palagi po niyang sinasabi sa akin na gusto niya mapanood ang sarili niya sa YouTube. Kaya, ayan na po. At salamat din kay Naning, kay Ate AJ, kasi siya ang gumawa ng aming channel, at saka si Naning Daniel na gumawa ng intro and outro namin ni Kuya Kenneth. At ang kauna-unahan ko pong viewer, ang kauna-unahan po naming viewer ay si si Bayaw. Si Bayaw. Jazz. Jazz. Oh, mag-thank you kay Bayaw Jazz. Thank you, Bayaw. I love you so much. Oh. Oh, hanggang dyan na lang po. Sa susunod na video po namin, siguro naman eh medyo mahaba-haba na po kasi hindi pa po kami masyadong marunong pong magsalita. Tingnan po naman ninyo si Kuya o nakatingin lang sa screen. Nakatingin lang sa hi, screen. Hi, Lola Ganda. Oo. Oh, hi, Lola Ganda. Tapos, yung mga manunood, Kuya, ihay mo sila. Sana manood ka, Lola Ganda, sa YouTube. At saka mag-hi ka sa mga manunood. Kay Tita Gina. Sa mga manunood, mag-hi ka. Mag-hi hello, ka sa mga hi manunood. Na sana panoorin po ninyo kamo ang sana aking kwento. Ang aking kwento. O sige na po. Maraming maraming salamat. Mga dunggo. Sana sa susunod pa na videos po namin ay manood pa po kayo. God bless us all po. I love you po mga dunggo. O say bye bye na lang. Bye bye. Bye bye Kuya. See you soon. Okay. See you. Ayan.